Hi guys, good day mga kanichors, mga kabay. Kumusta kayo dyan? So, mga kanichors, mga kabay, itong video na to ay gusto ko lang i-share sa inyo itong isang client namin na kung paano siya na-inspired na pasukin itong mundo ng pagmamanukan, itong heritage preference chicken farming. So siya po ay isang professional, then napahanga po niya ako sa dedikasyon niya na despite sa trabaho niya, sa profession niya, ay kaya pa rin niya maglaan ng time, effort, lakas niya para mag-alaga ng itong mga heritage chicken, lalo na itong panahon ngayon ng pandemic. At sa layunin din niya na kahit na may trabaho siya ay magkaroon pa rin siya ng additional income pagdating ng panahon, lalong-lalo na pag maganda at saka lumago na yung itong pag-aalaga niya ng mga manok, itong pagbabanukan niya. At itong video na to guys ay gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung status niya ngayon sa kanyang farming. So actually nagpa-reserve siya sa amin ng mga Rhode Island Red or RIR. So he is a teacher from Leyte, Bato Leyte. So actually may alaga na siya doon na mga crossbred ng heritage chickens. Then ngayon gusto niya mag-try na mag-focus sa pure breeding ng Rhode Island Red. So for short, dito siya nakapili sa amin sa Cebu na kumuha ng linyada ng gagawin niyang pure breeding ng Rhode Island Red. So despite sa may experience na siya sa crossbreed ng mga heritage, so nag-message siya sa akin na humingi siya ng assistance or advice kasi may balak siya na area na papatayuan ng kanyang gagawing bagong breeding pen para sa Rhode Island Red. So yung area niya ay may wall. So yung message niya nung una ay hindi ko na picture out or hindi ko na imagine kung ano yung ibig sabihin niya na may wall. So sabi niya ay gawan niya ng video. I-video niya yung area, then isend daw niya sa akin para ma-klaro ko or kita ko, ma-picture out ko kung ano yung totoong condition or situation ng area. Yung sabi niyang may wall na pagtayuan niya ng pen ng Rhode Island Red, guys. So ito yung binigay niya or sinend niya na video sa akin. Morning, akong buta ngayon sa akong breeding pen, Sir Jay. Muna siya ang bungbunga kong gingon, ang wall, and then muna yung area silbi, kini ako pang limpihan. Then akong plano, muna pumunta na nga, pwede bang mapidpid sa wall, but I think di mga pwede, so move lang ko dere, muna mong balay. So lagi sa space. So, nagpapasalamat ako kay Sir na nag-effort siya na iyuhan yung area niya para for clarification na kung pwede ba doon sa side na yun. Kasi yung unang sabi ko sa kanya ay dapat na libre sa wall para yung hangin ay tagusan lang, walang nakaharang sa hangin. So, na-picture out ko kasi na parang may parang one side na lang yung walang wall. Akala ko yung sa likuran at saka yung dalawang tagiliran ay may mga wall na mababa. Kaya sabi ko sa kanya nung una na parang hindi pwede. Kaya for
clarification, so nag-send siya ng video para maklaro natin kung ano yung totoong sitwasyon. So, nung makita ko itong video na to, so na ano ko, na tama, maganda, maganda yung location niya. Dahil sa, ano, for the costing sa budget, so safe na sa yes sir, dahil yung one side, yung likuran na part ng gagawin niyang breeding pin ay may wall na. So yung tatrabahuin na lang yung dalawang side, yung harap at saka yung bubong ng breeding pin. Then, sabi ko rin kay sir na importante na hindi bahain yung lugar na pagpatayuan niya ng breeding pin. So maganda yung ano, maganda yung area ni sir dahil safe siya. So tingin ko hindi naman bahain yung area niya. So yung wall na yon, so malaking bagay yon kasi yun yung isang side ng breeding pen natin na pwede mapagtaguan ng ating mga alagang manok in case na malakas yung hangin or kaya malakas yung ulan. So may side sila na parang may comfort zone yung breeding pen natin. So malaking bagay yan para sa pag-alaga natin ng ating mga manok, lalo na kung panahon ng mga bagyo or ulan. Then, the following, ngayon, following day, ito na yung araw na nag-umpisa magpatrabaho sila ni sir ng kanyang breeding pen. Then, nagbigay siya ng update. So, ito yung binigay niya na video. Sir Jay, mo na yung maghihimo nga ako yun. Breeding pen naghimo na sa ESLB nga perimeter. So naumpisahan na nila yung pagtrabaho ng kanilang breeding pen. Then sa ginagawa, sa pinapagawa ngayon ni sir, naalala ko yung ginagawa ko nung nagumpisa pa lang ako ng sa chicken farming namin. Yung ako yung nagtatrabaho ng yung pag-file ng hollow block. So sabi ko sa kanya na okay na yung one, ano lang, isang patong lang ng hollow block o yung isang ano lang, isang hollow block lang talaga. But sabi niya ay dalawahin daw niya for ano, for security, na safe talaga yung ano, na safe talaga yung mga manok niya. Para safe sa tubig ulan na hindi mapisikan, tsaka safe din sa kung halimbawa tumas man yung tubig. So estimate ni sir na 10,000 pesos daw yung budget niya para sa breeding pin na yun. Dahil nabanggit ko sa kanya nung ginawa ko yung breeding pin sa amin, ay estimate ko ay 10,000 pesos yung budget ko sa isang ano lang, isang compartment or isang breeding pen. Dahil metal materials yung ginagamit ko. Actually yung 25mm na mga kabilya yung ginamit ko as poste. Then yung tubo, J-pipe na yung ginamit ko na iba as frame. Tapos yung gastos sa yero, yung sa hollow block, yung sa simento. Then halimbawa kung pinapatrabaho ko yung sa iba, so maggasto pa ako sa labor. So estimate ko sa isang breeding pin ko na ginagawa ay 10,000 sa isang breeding pin lang. So sa side ni sir, sabi niya na parang nakasave sa, dahil hindi ko lang alam kung papakyawin to ng trabahador niya or estimate lang niya na 10,000 yung budget niya para sa pin na yun. So pagkakalam ko, parang hatiin niya yata yun sa dalawa or tatlong compartment yung pin na yun, dahil starter pa lang daw siya, so ilang heads lang muna yung aalagaan niyang Rhode Island Red. So guys, sabi ni sir, magbigay daw siya ng update. So, pag magbigay naman siya ng update, so
baka magawan pa natin ulit ng video kung ano yung development ng pagpatrabaho siya ng kanyang breeding pen. So thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy, and stay home. I'll finish this vlog in 3, 2, 1.